ano yung background mo? Like before you become a freelancer, a full-time freelancer, ano yung past work mo, ano yung educational background, like mga ganun? Actually, college, ang tinake up ko is marketing management. But then, alam mo yun, yung first job ko, call center. So, nag-tech support, ganyan. Tapos, nung nagsawa na akong call, sabi ko, sige, kahit maliit na sweldo, basta hindi ako magko-calls. So, parang napunta ko as software QA analyst na. And then, from the same company, dun na rin nag-level up hanggang sa nakapasok na ako sa information security department as security tools monitoring analyst. So, yun na yung naging role ko until I resigned from the corporate job. Kasi parang, dun sa last company na yun, parang 6 years din yata ako sa kanila. And then, the rest yung... Oh, ganun ang katagal. Na parang, kung tutuusin, wala akong plano mag-resign. Kundi lang nga, di ba, sabi sa'yo, may nangyari, kailangan ko na additional income. Wala, hindi ko siguro itatry mag-freelancing kundi dahil doon. Grabe. So, in total ba, Jen, ilang years ka sa corporate? Over a decade din eh. So baka over a decade. Wow, 10. Sobra. Mm-hmm. More than pa ganyan. Ano yung reason bakit hindi ka nag-resign sa corpo kaagad? Ay, yung kasi 'di ba sa parang nabanggit ko na when I was still working in a corporate setup, parang naririnig ko na yung freelancing. Pero ako bilang 'di ba, sabi ko nga sa iyo, ang most common fears talaga ng mga nasa corporate is yung stability. Kasi feeling nila freelancing parang ano eh, hindi stable. Baka mamaya, tsaka yung takot na, teka, baka walang pumansin sa akin, walang pumuhang client, walang makuhang work, tenga, ang hirap. Lalo yung mga may pamilya doon na may hirapan talaga. Yun yung mga challenges. So ako naman that time, more instability lang na parang isayang yung health card ko, yung health insurance. Tapos, meron din kami kasing nakukuha na parang pension for pag maka 5 years na may makukuha ka. So parang ang dami kong iniisip nung kinoconsider na parang lahat 'to mawawala sa akin pag nag-resign ako, tapos slowly mag-build up na naman ako ng career ko na hindi ko naman talaga alam yung industry na papasukin ko pag nag-resign ako. Na parang wala. Siguro kung mag-resign another company lang, pero hindi yung sabihin mo freelancing talaga kasi totally new, as in wala talaga akong alam doon. Grabe. So, aside from stability, like, if you can be given a choice na bumalik sa corpo, tas ngayon, ganun na yung status mo sa freelancing, babalik ka pa ba sa corpo? Actually, hindi. Ilang beses ko talagang pinag-isipan. Kahit kami yung husband ko. And yung sister ko, actually, parang na-influence ko rin na ang ganda na ng position niya kasi parang HR manager na siya. As in, 6 figures na ang kita niya. Pero nung nakita niya, ano yung lifestyle na meron ako, na parang sabi niya, ay, parang ayaw ko na lang din mag-corporate. So, parang more than a year na rin siyang ganyan. Actually, mula pa ng pandemic pala. At tapos ako, wala, hindi na talaga. So, to answer your question, no. Hindi na, no way. Okay. So, ano yung nasa freelancing na wala sa corporate? Kasi diba, sabi mo kanina, yung sa corporate, before ka talaga nag-jump, parang may mga hesitation sa'yo, and then yung mga doubts at the same time, kasi may mga benefits, may parang may pension ka na makukuha, may health card ka pa. Sa freelancing, di ba, walang ganun. Like, we have to be honest na talagang from scratch mo siya i-build. Pero yung question ko sa'yo is, aside from the freedom of controlling your time, ano yung benefit na makukuha mo sa freelancing na hindi mo makukuha talaga sa corpo? Siyempre, unang-una, yung financial, di ba? Hindi naman stability kasi nasa sa'yo pa rin yun eh kung paano ka magiging stable sa freelancing. But then, the potential to earn more siguro. Kasi diba, when you're working in a corporate setup, you're tied up to your 9-to-5 job. So yung day job mo, tapos imaginein mo pa yung travel time mo. Wala ka talagang time na sabihin mo mag-double job ka. Hindi po pwede. At the same time, may malalabag ka na, alam mo yun, mga possible breach dun sa company. Na pag nalaman, baka pareho pang mawala sa'yo. So, yun siguro yung mga advantages ng working as a freelancer. Kasi kahit multiple clients ka, for as long as kaya mong i-manage lahat, possible siya. And at the same time, yung income stream, mas marami talaga ipapasok sa yung income eh. Depende na lang sa sipag mo, tsaka discount. Pakiulit yun, ano yung papasok? Sa mga tamas.
yun, di ba? Na parang depende na lang sa sipag at diskarte kung paano ka kikita ng malaki. Aside from the income, pero eto na yung question ko, no? Kasi napakita mo na yung benefit ng freelancing. And then, at the same time, nakita mo din yung benefit ng side ng corporate job. So, yung question ko is, di ba sabi mo, more than a decade ka, stable na yung ano mo, trabaho mo sa corpo. So, in short, malaki na din yung rank mo dun. Kasi di ba, ladder naman yun eh, di ba? So, what was the challenge that you've encountered na nag-led sa'yo to pursue freelancing? Simulan natin sa pinaka-root cause. Okay. Nung nasa corporate pa ako, di ba kausuhan ng Uber, ng Grab? Oo. Bilang, siguro that time talaga, baka meron na akong business operator mindset eh, na parang, ay teka, gusto ko rin ng ano, additional income kasi parang kaya ko naman eh, feeling ko kaya ko namang bayaran, ganyan. So kumuha ko ng unit para itapos ni-register ko sa Uber. So ng mga first few months, okay naman. Talagang malaki din ang kita doon. Hanggang sa yung isang kasamahan ko, kaibigan ko rin sa corporate, pumasok din siya doon, nag-Uber siya. Ang problema niya, nawalan yata siya ng driver. So parang pinasalo sa akin unit niya. Eh ako, ang lakas lang talaga ng loob ko. Kahit na feeling ko, lagpas na sa, alam mo yun, sa kinikita ko yung, like sa monthly salary ko, yung magiging monthly amortization ko, kung kukunin ko pa yun. Kinuha ko pa din kasi ang iniisip ko, okay lang kasi kung dalawang unit, mas malaki chances na kikita ka, di ba? So kinuha ko, sinalo ko yung unit niya. Ang nangyari naman, ako naman ngayon ang problema sa driver. Kasi sa totoo lang, napakahirap kumuha ng trusted na driver. Mm-mm. Yung experience ko noon na meron isang driver na parang nag-OJT lang sa akin. Alam mo yun, tines lang kung paano yung system. Magulat-gulat ako after a month, sabihin niya sa akin, may sarili na raw siyang unit na idadrive niya na nag-resign na siya, na parang, ay, teka lang, usapan natin ganito eh, na parang at least man lang sana, nag 6 months or 1 year ka. Talagang 1 month lang, OJT, ganun. Kinuha lang sa akin yung ano, idea. So, parang, gags yun ha. Grabe talaga yun. O di, parang doon na nagsimula yung struggle na parang eto na hanggang yung isang unit medyo nawalan din ng isang ng driver, sabay na sila. So imagine, aside from yung monthly operational expenses ko, dumagdag pa tong amortization para sa dalawang unit. So ang nangyari, loan ako ng loan. So to the point na naging sungka na lang na parang yung sweldo ko, wala na, pinambabayad ko na lang lahat sa loans. So nung dumating na yung time na nagpatong-patong na siya, wala na. Alam mo yung parang sobrang lunod ka na sa dami nung kailangan ng bayaran. Doon na ako napaisip na, teka, baka kailangan ko nang mag-isip ng ibang way stream. Kung paano ko, paano ko kikita ng malaki para at least maka-cope up ako dun sa lahat ng payables ko. So doon ko na naisip yung pag-freelance. Pero that time talaga, wala talaga akong idea kung paano siya sisimulan. Pero yun yung nag-ano sa akin, na nag-drive para i-try siya. Ano yung mga doubts mo naman nung time na parang kinoconsider mo na si freelancing? Ano yung doubts mo? Yun nga, kasi bilang hindi ko naman gamay pa yung industry. Alam mo yung pag-galing ka sa corpo na parang, teka, paano ba to? Hindi naman to yung typical na magpapasa ka ng resume, interviewin ka. Alam mo, minsan, diba, parang feeling natin, pag locally employed ka, madaling makapasok, lalo pag may experience ka na. Eh dun sa freelancing, parang lahat ng experience ko, wala yatang swak dun sa mga nakikita ko yung job openings. Kasi before pa ako nag-resign, nagbabrowse-browse na ako. Sabi ko, parang wala akong mailalagay na experience or skills na pasok dito. Tapos yung mga hinahanap nilang tools, wala rin talaga, hindi ko pa nagamit yan. So parang, ang laki ng challenge talaga na parang, teka, yung transition medyo mahirap ha. Nakundi lang talaga nagpatong-patong yung bayarin ko. Hindi ko talaga siya susubukan. Parang, no offense ha, pero parang nafe-feel ko na kung hindi siguro dahil sa problema mo, hindi ka talaga mapreperso na mag-freelance. Like. Oo, totoo. Kaya nga looking back, sabi ko, dati syempre nung nasa situation ka na yon, masama loob mo, parang nagsiself-pity ka. Pero ngayon, pag iniisip ko, blessing in disguise yung naging challenge ko na yon. Kasi kung hindi, it won't lead me to a better path na eh, which is ito na yung blessing. Na yun laging pinagpapasalamat ko na siguro kailangan ko lang pagdaanan yon para mahanap ko kung ano yung mas makabubuti para sa akin. Which is ito na nga, yung ginagawa ko ngayon. At the same time, na-enjoy ko yung
yan, parang yung life ganito. Yes, time freedom. Parang ikaw ang boss eh. Tama, no? Naging blessing in disguise. Alam mo, yan yung pinakamaganda na nasabi mo ngayon na kasi yung iba kasi, yung mentality nila is they always look back and they always blame their situation to other people. Pero ikaw, different. Yung ginawa mo talaga is instead of doing like self-pity, yung ginawa mo talaga is yung pinakamatindi doon is you considered it as a blessing in disguise para mag-rise above dahil nga nag-freelance ka. Kasi sabi mo pa nga, siguro pag hindi nangyari yun sa'yo, hindi ka mag-jump into freelancing. Yes, oo. Pag isa pang naiisip ko dyan, yung laging sinasabi ng sister ko na parang minsan may tinuturo na sa yung way kung saan ka pupunta. Pero dahil hindi mo siya nakikita, parang patindi ng patindi yung binibigay na roadblock sa'yo hanggang mapush ka na doon ka na pumunta. So parang yun yung laging naisip na, oo nga no, baka yun nga, alam niya kung saan ako tatamaan ng husto na talaga mapupwersa ako. Umalis ka na kasi dyan, parang itry mo na to, parang gano'n. Grabe parang goosebumps sa akin ngayon. Like yung kwento mo. Kasi may nabasa din akong ganyan kanina, like kaninang morning, parang ano to, parang destiny ba to yung sinasabi mo? Kaya yung mga ganong pagkakataon talaga, naiisipin mo pag paulit-ulit na nangyayari sa'yo, tapos parang same results lang din. Tapos yun nga, pag may gusto kang i-lead into something, hindi mo napapansin yung gravity ng mga circumstances. Doon mo marirealize na oo nga no, baka ito na yung right time na kailangan ko na umalis doon. Move forward ka na. Kukontinue natin yung story mo. So yun, na-push ka ng mag-freelance. Pero syempre, hindi naman yun smooth sailing, di ba? Like, when you jump into something new, there would be challenges, bumps, on the road. So question ko ngayon is, when you were starting out, nag-start ka ng mag-freelance, what were the challenges that you have encountered? At syempre, unang-uni sinabi ko, no, nung nag-resign ako, wala talaga, as in literal, walang laman yung savings ko kasi nga, wala, zero savings talaga kasi nga, pinambayad ko na kasi doon sa mga amortization, tapos yung mga loan pa na nagpatong-patong. And at the same time, di ba pang nag-resign, may ilang months pa bago ma-process mo doctor mo, ganyan. So parang iniisip ko, kailangan kong makahanap ng trabaho kasi hindi po pwede na paparating na naman yung due date mo tapos wala kang sweat. Parang ang hirap. So yun siguro yung mga naging challenge ko na parang kinakapa ko pa yung sarili ko, saan ako papasok, anong skills ang kaya kong gawin, anong trabaho yung pwede kong pasukin. So, tapos nangangapa ka sa mga platform kasi hindi mo talaga alam. Like, hindi ba sabi ko sa'yo, iba yung kapag nag-a-apply ka yung sa mga local jobs dito as compared dun sa, ang kalaban mo na is global market na. Ang daming freelancers. Tapos, may kita mo yung mga ino-offer nila. Yung maano mo sarili mo, ay, ang gagaling na nito mga to. Teka, sa bayan dito. And hindi ko nga alam yung mga binanggit na tools. So, ang naging ano ko lang, yun lang siguro, lakas ng loob. Yun lang naging sandata ko ng lakas ng loob. Tapos yung, kasi nga sabi ko sa'yo, di ba, kilala ko sarili ko. Alam ko na pag gusto, matututunan ko siya. So ang ginagawa ko, pag may mga tools na binanggit doon na hindi ko alam, aral agad, puntang YouTube, Google. And, kasi lahat naman ngayon, makikita mo na online. Eh. Parang wala nang imposible ngayon. Nasa sa'yo na lang kung paano matututunan. So parang, pakiulit lahat. Hindi to yun, parang lahat na binibigay sa'yo eh, maging resourceful ka na lang at the same time, masipag sa pag-aaral. Diba, nabanggit mo, kanina binalikan ko yung lesson mo kahapon yung sa, nabanggit mo yung learning is a continuous process. I'm actually a big believer of that. Kasi yun ang lagi kong sinasagot sa mga interview din, na parang hindi ko man alam yan, pero I know myself na, I'm teachable, di ba? Na parang I'm a fast learner. Pag ginusto ko, matutunan ko. So, yun, totoo yun na with the changing algorithms, di ba? Pati yung dynamic market na meron tayo, kailangan talaga, we have to keep up. So, how can we keep up? So, we have to continuously learn. So, dapat lang, yun. Kaya ngayon, yun din ang ginagawa kong goal sa sarili ko na kahit may mga alam na ako,
gusto ko pa rin matuto. Kasi kaya everyday talaga, nag-aalat ako ng time na, yun, yung sa, of course, sa CDPH Pro, alam mo na, yung mga training. Sa lahat ng makukuha kong resources, ang dami namang groups na available. Exactly. Diba? Nag-o-offer ng mga ganyang, kung anong skill set ang gusto mong tutukan. So, yun siguro. Sabi niya, corpo daw siya. Takot siyang mag-freelance kasi daw may mga kakilala siyang na-scam ng client. So yung question ko sa'yo is, na-scam ka ba nung nag-start ka? Oo, sobra. Kasi alam mo nga, nandun ako sa situation na money now ka na, yung talagang nag-kumita. Merong nag-offer sa akin na, I think sa online jobs ko ito nakuha eh. Ang sabi niya, ang trabaho ko lang daw is, magtatanggap lang ako ng pera. So parang, ipapadala lang silang pera sa akin, tapos ipapasok ko lang sa, ipapasok nila sa PayPal account ko, and then itatransfer ko sa coins account ko, tsaka ako itatransfer sa account nila, sa wallet nila. Di ba coins, ganun. Itransfer ko sa wallet. So ako naman, at tapos ang sweld, ang kitaan doon, malaki kung tutuusin. Parang, di ko matandaan kung 5% nung kung magkano yung pinapadala nila. O parang wala ka namang ginagawa, transfer ka lang. Tapos hanggang sa na-realize ko, teka lang, nasa information security department ako dati. Bakit hindi ko naisip na possible money laundering to? Diba? Teka lang, dahil ba sa situation ko, di na ako nakapag-isip. So from then on, siguro nakailang transfer kami nung na-realize ko na, uy, delikado ako rito. Baka mamaya may humuli na lang sa akin dito sa bahay. Sabihin, diba? Nihilabag akong amla, ganyan. So, ayun, agad-agad. Hindi ko na sila nare-replyan nung nagpapadala silang pera. Sinabi ko na rin na huwag na magpadala kasi nga natatakot na ako na parang, naalala ko, uso nun eh, sabi nila, mag-send ka ng picture na hawak mo yung wallet, yung ID mo. KYC yun eh, know your customer. So naisip ko, alam, baka ko sana nakarating yung picture ko na may ID na gamit na pang scam, di ba? Parang sabi ko. Bakit di ka naisip yung mga bagay na gano'n? Ayun, yung siguro yung masabi kong scam. As in, literal, feeling ko scammer din sila. As in, hindi ko kilala kung sino yung kausap ko. Alam mo, email nila na parang, ang pangalan ng email, hiring manager, ganyan. Hindi ko siya talaga naisip ng scam. Bilang kailangan ko ng pera, o sige, gipit ka. Pero dihado din yung ano mo eh. Yung reputation overall, no? Like, grabe. Hindi kaya talaga sabi ko, mahirap pala yun. Tapos yung another question ko, actually gusto ko lang mag-share na na-scam din ako nung ano, nagtry akong ano, mag-freelance. Like yung sa akin naman, alam mo yung sabi na babayaran na ako pero kailangan ko munang i-deliver yung files. Tapos pagka-deliver ko ng files, tinanggalan ako ng access, lahat ng access. Tapos hindi ako nabayaran, parang shit! Ang tanga-tanga. Mga ano? Maraming ganun, no? Diba? Nagdi-deliver ka ng service sa kanila tapos wala. Hindi kanila babayaran. Tapos ang kakatwiran, may ganyan din ang experience. Ang sabi naman niya kasi parang hindi ko raw na-hit yung nire-require niya na parang yun naman more on calls eh. Pero kung tutuusin, trinabaho ko naman yun. Kaya lang hindi niya pa rin binayaran. Kaya niisip ko, okay lang, move on. Madami pang client. Diba? Na parang... Wow. Ano eh, hindi totoo kasi habang tumatagal, nagigain ka ng experience, lumalakas yung loob mo. Na parang alam mo na, ang dami pa dyan, no? Ang daming business owner, kailangan ng talent, kailangan ng, di ba, they need someone who can help with their task. So, bakit ka, ba't mo pa didibdibin yung mga ganun? Move on na. Yun. Sa mga tao na takot ng rejection, move on ka agad, guys. Hindi na uubos yan. Oo, marami sila dyan. Meron ka bang na-encounter na hindi ka, di ba nasabi mo ngayon, na-encounter mo na hindi ka binayaran kasi sinabihan ka na, ano, na hindi mo na-hit yung quota, so ganun. Yes. May iba kasi na doubtful pa rin in terms of ano freelancing kasi nga, madami yung scammers daw, hindi nagbabayad. So I guess my question here is, what's your advice for newbie freelancers on how to prevent yung bigla na lang silang tatakbuhan ng ano ng clients na hindi mababayaran? Ako unang-una siguro, ask for a contract. Kasi yung mga nabanggit ko na yon, like yung feeling ko na scam ako, walang contract yon.
na parang alam mo yun, usap lang kayo through email, na parang nagkasunduan nyo, sige, na-start ka na, ganyan. Tapos, pa lang, eh, alam mo, wala na silang proseso. Diba? Tapos, kasi kung established, ano yan, ako may iniingat ang reputation yan, may ano yan, may proseso na sila in terms of onboarding ng mga kukunin ng VA or kasi naman na remote worker na i-hire nila. Tsaka, yun nga, ang maganda naman sa atin, di ba, dito sa, iba kasi yung approach na natin as compared sa pag mag-a-apply ka as a VA or ano yun, di ba? Tayo kasi mismo, nagsisend ng agreement or contract kay client. So, yun, napaka-important niya kasi yun yung magiging, ano natin eh, protection natin. Yes. Di ba, para in case na may mangyaring ganyan, ano sila, binded sila ng contract, may habol tayo. So, yun lang. Mas maganda itong approach na ginagawa natin ngayon as compared sa mag-a-apply ka kung saan-saan na, alam mo yun, hindi ka sure, tapos walang contract na maibigay. Tapos yung pangalan ng ano, hiring manager ng gano'n. Scammers pala. Grabe. Grabe yung mga scam na yan. So, ayun, na-curious na ako. So, aside sa contract, tama nga naman. Kailangan talaga na may contract. Pero eto yung pinaka mas matindi, no? Kasi, syempre, sabihin natin, nasa freelance ka na. Siguro yung question ko is, ano yung naging feedback ng family mo nung pinurso mo yung freelancing? Especially nung time na sinabi mo na, shit, zero savings ka, lakas lang ng loob yung meron ka. Ano yung feedback ng ano ng family mo? Ano, actually, ayun nga, nung nag-resign ako, parang, ano pa lang yun, parang few months after our wedding. So parang, April kami kinasal, nag-resign ako June. Imaginein mo yun, na parang, asawa kong gusto na ako hiwalayan, eh, teka lang. Parang, sabisipin mo sa buhay na yan. Di ba? Kasal lang natin. Ang dami ng utang. Parang, ayun nga, so parang inaano niya ako, sure ka na ba? So, syempre, immediate family ko, yung husband ko na, na parang, eh pareho kami, same company kasi kami. Na parang halos, parang pareho rin yung nasa isang umbrella din kami. Although siya sa IT, ako sa information security nga. Yung boss namin parang isa lang, yung parang director, ganyan. So parang sure ka na ba, alis ka? Parang kaya mo ba? Na parang siya, nagdududa para sa akin. Eh ako naman, malakas loob ko. Confident ako na, oh kaya ko yan. Kahit ilang trabaho pa yan, kaya ko yan. Parang ganun. Siya yung medyo doubtful sa akin kasi iniisip niya na baka hindi ka makahanap agad ng trabaho. Paano yung mga bayarin mo, bayarin natin? Actually, sa parents ko, okay sila, wala akong narinig. Mas more pa nga sa family ng husband ko na parang pag-isipan ko nga daw kasi iba yung stability. Iba raw yung, iba pa rin kapag nagtatrabaho ka raw sa, yun nga, sa isang company as compared sa ganito lang daw gagawin ko na freelancing, baka alam mo sila yung nag-worry sa future ko. Pero ako, wala lang. Sabi mo sa'yo, malakas ng loob ko. Sila yung mas more na worried. Pero, ayun, yun siguro yung mga naging hesitations lang. Actually, not on my part, but on their part. Kasi nga, ang dami nilang inisip, ang dami nilang doubts. Hindi kasi sila sanay sa ano eh, freelancing. Parang lumaki sila sa mundo. Lalo yung mami niya, parang hanggang nag-retire, is supervisor sa isang local company. Oh. Alam mo yung ang taas din ng expectation sa akin na parang gusto ko ganito rin kayo mag-asawa na parang hanggang tumanda kayo, nasa isang company kayo, di ba? Parang hindi kayo yung sabi mong ganyan-ganyan lang, parang di mo masabi kung ano future meron kayo, parang gano'n. Kasi gano'n talaga yung doubts din ng ibang tao. Like when I was also wanting to ano to start freelancing kasi nursing graduate ako tapos nakapasa ng board pero hindi talaga ako nag-pursue to become a nurse and then yung ginawa ko is more on wanting to become a designer so yun din yung feedback sa akin ng kuya ko ng mama ko na mas maganda daw yung trabaho sa abroad paano yung sa abroad ang mga pangarap pero yun nga parang aside from actually parang feeling ko ah like you can correct me if I'm wrong pero hindi lang actually yung parang lakas ng loob yung nasa sa atin. It's more on we see something differently as compared to those people. Kumbaga may nakikita tayong kakaiba kaya natin pinupursu siya. Diba? Siguro ako, more on, yes tama ka, pero siguro ako that time more on ano, di ba yung sasabi nila, find your biggest why. So ako, Alam yun yung drive ko, may matinding ano eh, driving force kung bakit ko siya kailangan gawin na kahit hindi ko gusto, kailangan kong gawin, kailangan kong subukan. Kasi hindi ko naman malalaman kung hindi ko susubukan eh.
Parang yun yung nasa isip ko that time. Tama, yung biggest why natin. Bakit ba't natin ginagawa yung ganito? And then bakit ba natin sinichase yung isang bagay na alam natin magiging struggle, you know, in pursuing. So, in relation to that, ilang months, weeks before ka nagkaroon ng result as a freelancer? Like, ilang months bago ka nagkaroon ng client? Parang over a month bago ko nakakuha ng trabaho talaga. Upwork pa yon. So, parang part-time lang yun na EA sa isang UK-based manufacturing company. Pag iniisip ko nga yun, sobrang underpaid pala ako. No? Na parang ginawa niya akong all around. Parang ginawa niyang EA, na ginawang marketing executive, na parang ano pa niya, basta ang dami. Tapos, di ba sabi siya, magkaano lang pinupweldo sa akin. Tapos sabi ko, sige, pag-trainingan lang din kita. After a month, alis ako, lipat ako sa iba. So, ganun lang. Boom! So, yeah, gusto kong i-dissect yung kwento na yan. So, number one question na gusto kong i-dissect dyan is, yung na-earn mo ba sa client na yun, was it kinda matches your monthly salary sa corpo or hindi? Hindi sobra din. Sobrang malaki yung corpo? Oo. Pag iniisip ko, ba't ko pinatos yun eh? Mas malaki pa sweldo ko nung diba? Kaya lang ako, ang mindset ko nun, okay lang kasi nasa ano pa ako eh, learning phase pa ako. Kumbaga kinakapa ko pa. Kung paano ko gagawin. Nung natutunan ko na, lumakas na loob ko lalo, hanap na ako ng iba. Kasi madali naman pala akong makaland ng job eh. Nagkataon lang na, alam mo yung nakuha kong client is hindi medyo barat. Pero yung sa pinapagawa niya, feeling ko, I can earn more kasi yung responsibility na binigay niya sa akin, hindi pang ganong sweldo eh. So yun na naging stepping stone ko hanggang ang bilis ko na talaga nakakuha ng mga clients. Parang may mga times pa na nagsasabay-sabay na ilang clients na hawak ko noon. Pero yung question ko dun is, yung pangalawang question ko, kasi gusto ko talagang i-dissect eh. Diba, mas malaki yung bayad sa'yo ng corpus compared sa client na yun. And then you mentioned na yung focus mo dun sa client na yun is just learning the process, diba? Or paano yung tools and all. Pero yung question ko is, hindi ka man lang ba nag-doubt ng konti na may potential pa ba to? Ba't ang liit ang kinikita ko dito? Parang ganun. Honestly speaking, hindi ko talaga siya naisip that time. Kasi siguro, sobrang focus ako sa goal ko na, hindi, ano ko lang naman to, since part-time lang to, pwede pa ako maghanap ng ibang client. At pwedeng gawin ko na lang leverage din ko. Ano yung natututunan ko sa kanya? Yun na lang din muna yahanapin ko na klase ng work na papasukin ko. Kasi nakita ko na eh, ganito lang pala to eh. Ganun lang pala makipag-work directly with the CEO. Di ba? Kasi di ba pag nasanay tayo sa corporate, parang pag sinabing, may kipag-work ka closely with the CEO, parang antindi ng level mo na parang nating skill set dapat ang meron ka. Eh dito pag sinabi mong katrabaho mo, CEO, EA ka, parang mas madaling trabaho siya as compared to sa local employed ka na EA. So yun, parang nung nasubukan ko na siya, sabi ko, madali lang pala, so kaya ko naman. Tapos na tayo sa struggle, no? Nagets na natin kung paano mo siya na-pursue. And yung biggest na na-realize ko actually is, aside sa sinasabi mo na malakas talaga yung loob mo, is that you have something. Yung focus mo na it's all about continuous learning lang talaga. It's all about continuous learning. Siguro yung question ko ngayon is, especially for the people na nanonood ngayon na feeling nila they cannot start freelancing dahil hindi pa nila alam yung landing page builders, paano gawin yung isang landing page, paano yung execution and stuff like that. I guess my question here right now is, like, this is for you to answer and para maintindihan ng iba. So, tingin mo ba, or for you, importante ba na alam mo na yung skills before ka mag-start, or okay na mag-start ka kaagad and then maghanap ng client? Sagutin pa na based on experience. Di ba sabi ko nga, nung talagang wala akong alam, pag may nakikita ko na binabanggit dun sa job description na required nilang skill set, especially yung mga tools or programs na dapat alam mo, sinesearch ko muna siya. Hindi ko naman siya kailangang aralin na tipong
kailangan ko mag-spend ng 1 month para aralin siya. Yung tipong at least alam mo lang yung foundation eh. I mean, basic, ganyan. Paano siya gawin? At least alam mo paano yung user interface ng ano na yun, di ba? Na application or ng program na yun. Tapos from there, pwede mo nang sabihin na marunong ka na eh. Kasi lalo kung alam mo naman sa sarili mo na, ay teka, parang kaya ko na to. Parang siguro kailangan ko na lang ng konting ano na lang, konting push pa sa learning dito sa tools na to, pero kaya na to. So ako, yun, siguro, sinesearch ko muna siya. Tapos pag feeling ko medyo alam ko na, nilalagay ko na siya as alam ko na. Kasi kung aaralin ko pa siya, matatagalan ako masyado. Oh. 'Di ba? E paano kung nasa money now situation ka nga? E kailan ka exactly. Pa 'di ba? Pag alam mo na, e baka by the time na alam mo na siya, hindi na 'yun yung hinahanap na application. So paano ka aral ka na naman ng panibagong skills, aral ka na naman ng panibagong system. So hindi ako again sa akin lang 'to. Hindi siya advisable na mag-spend ka more time learning. Oo, yes, learning is good, pero kailangan mo rin, you have to take action. Sabayan mo. Kasi the best way for you to learn is when you implement it. Di ba? Pag ginagawa mo na siya, doon mo na marirealize na, ay, mas madali pala siya kasi hands-on experience na as compared sa theory. Di ba? Parang yes, nababasa mo yung mga napapanood mo tutorial. Pero iba pa rin pag ikaw na yung gumagawa. So yun, again, nasa sayo yan, diskarte mo yan. Pero kung ako tatanungin mo, ano lang, tignan mo lang yung basic, aralin mo lang ng konti, and then apply mo na agad-agad. Huwag ka na mag-isip. Nang patagalin exactly. Pa yan. ganun din actually yung sinasabi ko sa mga ano, sa mga tao, especially people who are emailing me. Minsan sinasabihan din pala ako na bot daw yung sumasagot, pero hindi naman talaga bot. Pero anyways, hindi ako nagiging defensive, pero talaga ako yung nagre-reply. So just like what Jen mentioned na, kumbaga, aralin mo lang yung surface level, pero at the end of the day, pwede mo nang ilagay yun na marunong ka. Kasi nga, alam mo na yung user interface. And then a great example din is parang kung gusto mong matutong mag-drive or kung gusto mong matutong magbisikleta, do you learn how to ride bicycle by just reading about it? Or do you ride it and then dun ka na matututo? Diba, the latter? So same din yun sa tools. Guys, hindi basehan yung master nyo yung tools, yung in and out nyo para maka-land ng premium client. Yung surface level is so much enough na for you to get that client. So, sabi pa nga ni Jen, kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob at tiwala sa sarili mo, and then yung diskarte. Walang silbi yung tools na yan pag hindi ka tiwala sa sarili mo, diba? Tsaka if I may add to that, may mga nakikita ko minsan ng job post, si client nilalagay mismo dun sa job description na hindi mo naman kailangan maging super galing kasi willing silang i-train ka. Minsan nga gagastos pa sila for your training eh. So at least lang, di ba, maging confident ka lang din na ipakita mo na kaya mo. Siguro more on pagiging fast learner na yung pagbabasehan nila dun. Kasi kung tipong ikaw yung tao na, alam mo, medyo slow. Pero hindi ako naniniwala may taong slow eh. Baka walang exactly. Time or tamad lang talaga. Nasa sayo talaga. Lahat tayo madaling matututunan lahat ng bagay. Diba? Totoo. Like, diba, pag sabihing slow ka sa isang part na yan, it just means that you are either lazy or not interested at all. Pero wala talagang slow learner and all. Is it possible to earn 6-figure monthly by being a freelancer? Like 100K and above a month? Yes. Sobrang yes na yes. Napaka-possible na. Hindi kasi pag iniisip ko, no, nasa corpo ko, yung mga ganong sweldo, pang manager, director lang eh. Parang pag ikaw ang tagal, kahit siguro abutin ka ng 20 years doon, kung di ka na-promote ng matindi, hindi mo makukuha yun. Umabot ka na ba ng six figure monthly? Yes. 'Di ba kanina, actually dapat hindi mo sinagot yung kanina all about managing director, pero ito na lang yung tanong ko. Ilang months or years bago mo na achieve yung 6-figure kung freelancer ka? Ako siguro di ba nga yung pinagdaanan ko. Sabihin na natin mga after 1.5 years din. Pero bilis ba rin? Oo, siguro mabilis. Oo naman, as compared pag iniisip ko, ang tagal ko sa corporate, hindi man lang ako malahati doon.
Hindi ka malang mag-50K. So yes, mabilis siya. 1.5 years, 6 figures na. And yung pinakamatindi pa dun is that she started freelancing na walang alam. Like, yung background niya is very, very different. And then at the same time, yung inaaral lang niya is sa YouTube. Konting basa lang ng tools, ano yung tools na binabanggit, YouTube kaagad, alamin yung surface level, diretso bigay ng proposal sa mga clients, and right now, she's already earning 6 figures. So I guess my question here sa mga audience is, what's your excuse? Kung kaya ni Jen, bakit hindi nyo kaya? Diba? Sa freelancing, what is the one or two things that you would consider na achievement mo talaga, big achievement mo sa life mo? Ako siguro yung, syempre unang-una, yung pagkakaroon ng more time with the family. Tapos, kasi ano ko yun, mahilig ako mag-travel. So, when I was working, hindi ko talaga siya na-enjoy. Yung tipong kailangan pang mag-leave ng parang mga, yung pagpa-plot mo ng leaves months before pa ng actual vacation mo. Kasi, hindi po pwede yung basta-basta lang. So dito, nung nag-freelancing ako, na-enjoy ko yung ganong lifestyle na kahit nasaan ako, nakakapag-work ako. At wala akong kailangang pagpaalamanan na boss na, minsan hindi pa nga boss natin, di ba, pag sa corpo. Ang daming ano yan eh, tipong PL mo muna, ganyan, or manager mo bago aabot sa kung saan. Eh dito, pwede kang dumirect kay client. Pero actually, minsan kahit di mo nasabihin eh. Kasi ang mahalaga lang sa kanila, for as long as you can work, nade-deliver mo yung mga kailang expected output sa'yo on a daily basis, wala silang problema nasan ka man, di ba? For as long as may wifi ka, nakaka-online ka, walang problema. So, yun siguro yung isang biggest achievement ko na eto na, na-enjoy ko na yung buhay na gusto ko. Na hindi ko iniisip na, teka lang, kailangan kong matulog ng ganitong oras kasi gigising ako ng ganitong oras, ganito kaagad, ay papasok na. Di ba? And dito, ikaw bahala eh. Mamamanage mo yung time mo. Tapos at the same time, yun nga, yung sabi ko sa'yo, di ba, yung potential to earn more, nasa sa'yo na lang kung ano ba yung goal mo, financial goal mo. Kasi ako pwedeng, ako happy na ako dito. Pero sa ibang tao, pwedeng sabihin nila na, ay hindi, eto yung financial goal ko na parang, para masabi kong successful ako, kailangan nasa ganitong amount yung kinikita ko. So again, depende yan sa kung anong goal mo and depende sa kung anong definition mo ng success. Kasi pwedeng ang success sa'yo is yung pagkakaroon ng ganitong lifestyle na na-enjoy mo. Yun, so again, ano lang, goal setting and, again, more on goal setting lang talaga eh. Tapos, exactly. Yun, you have to work hard na, di ba? To achieve your dreams, nasa sa'yo na yan. So yun, alam na natin na na-achieve mo yung ano, yung mga achievements mo in just 1.5 years, and then yung pinaka-biggest achievement mo is oras na control mo as compared na yung TL, yung may control sa'yo na mag-plot ka ng leave ahead of time, sabihin mo na kailangan kong mag-file ng leave sa ganitong day kasi ganito. Pero ngayon, it sounds like na ikaw yung may control sa oras mo, and at the same time, you can bring your work anywhere, anytime, as long as mayroon kang connection. Question ko lang, no? Kasi there is this popular quote from Jim Rohn na sabi niya is that you are the average of the 5 people you spend your most time with. So in short, kung surrounded ka daw ng tao na gusto mong sundan, kumbaga parang idol mo. So I guess my question is, For people ba na nag-start pa lang sa freelancing or kahit sa mga, kumbaga, experienced na freelancer, how important is it to be surrounded by, you know, by like-minded individuals, like people na freelancers din? Ako ah, super important. Kasi diba sabi ko nga sa'yo, had I known na may community na nag-exist na ganito when I was still starting out, siguro hindi ako dumaan dun sa trial and error phase na tipong, diba, may scam, may portal na scam, ganyan. Merong global client, ganun. Pero again, diba, yun nga, nabanggit mo rin, diba, yung parang experience is the best teacher, ganyan. So parang, yung good side lang doon sa nangyari is natuto ako. So parang alam ko na nga yung i-differentiate ano yung mga possible na lowball clients and yun nga, yung mga scammer, ganyan. Marunong ka na nga yung mag-ano, yung tipong na ano mo na rin yung process mo, unti-unti nabubuo mo na yung process mo. And being surrounded with like-minded people, sobrang helpful kasi minsan,
yes, may mga bagay tayong alam, pero may mga bagay din silang alam na nito mo lang nalalaman pag shinare nila. Kaya yung sa group, sobrang thankful ako dun sa group kasi willing talagang mag-share ng alam nila. Oo. Ulat ako na, ay wait, ang tagal ko nang ginagawa ito, parang bagong hack na naman ito ah. Di ba, parang may bagong tips na naman na, oo nga no, maganda tong sinabi niya na parang ikaw, natututo ka na naman based sa experience ng iba, na parang, ano siya, yung mga experiences nila, nakakatulong din sa'yo. Kahit yung mga failures nila, nakakatulong din sa'yo kasi naiiwasan mo na dumaan ka sa ganung phase kasi nakita mo kung ano yung pinagdaanan nila. Kaya, again, napaka-important na you are part of an inclusive community na lahat ng members willing to share what they know, especially yung mga experiences nila. Ganyan. Kasi, again, makakatulong yun sa, hindi lang sa personal development mo, but also with your career growth. So, yun. For me, importante talaga na ano, na you are part of a community of like-minded individuals. Like yun din yung goal ko personally for CDPH, yung pro group, na parang alam mo yung power ng wisdom of the crowd, na kung mag-share yung iba ng experiences nila, may it be positive or negative, other people can learn from it, and then other people can avoid the mistakes that you've experienced. So in short, parang kumbaga, kung mayroon man tayong pupuntahan, say for example higher income, we can achieve it in a faster and, you know, in a correct way, kumbaga, faster way, kasi nga wisdom of the crowd yung goal ng community. If you can give one or two things that you've learned from Conversion Designers Philippines Pro Group, what are those, or what would that be? Kung isa lang, okay lang. Marami, Errol. Pero ito talaga yung pinakatumatak sa akin. Yung sinabi mo na the people who pays attention. Yes. Kasi talagang sobrang applicable siya sa akin. Kasi, di ba, alam mo naman yung natutunan natin yung mga BCS, yung ganyan. Parang ako, masyado naman yata ako naging go-giver na parang sige na, lagi na lang give away yung mga strategy ko, yung lahat ng mga ideas ko, pati yung mga service pa nga minsan, free na din for the sake of, wala lang, gusto ko lang ma-apply yung mga natutunan ko, ganyan. So yun, nung diniscuss mo yun, naging eye-opener sa akin yun na, oo nga, no, parang there's a way naman pala that we can charge for our ideas, na parang hindi mo siya basta i-give, parang ipapamigay na lang, na at the same time, ma-filter mo rin kung sino yung mga tao talaga na magva-value dun sa kaya mong ibigay. So siguro, that's one thing na talagang super helpful sa akin, especially sa mindsetting. Mm-hmm. Kasi talagang, as in 360 degrees, na mind-blown talaga ako dun na parang, oh nga, kailangan ko na itong i-practice from then on kasi, ano siya, feeling ko kasi, pag hindi ko siya binago, ganun ang ganun yung ma-attract ko eh. Diba? Mm-hmm. Unless i-practice ko siya na hindi na dapat, walang masama sa BCS. Again, yung mga free BCS, walang masama dun. Especially kung if you're still starting out, building your portfolio. Pero for someone siguro na medyo matagal-tagal na rin, no? Na parang hindi na yata nag-BCS. Parang hindi na dapat. Mag-isip-isip ka na kasi ano na eh, yung mga binibigay mo, valuable na yan eh. Na tipong exactly, pag hindi na ikaw yung hinire nila, kaya na nilang i-run yung business nila tapos pinamigay mo lang. So parang yun, talagang yun yung mga nagpaisip sa akin the past few days, talaga inisip ko yan. Tas, at the same time, yun na, the community itself. Kasi diba sabi ko nga sa'yo, yung mga nakukuha kong valuable insights from you and from my peers inside the group, sobrang goldmine. Na parang ano siya, ang laking tulong sa akin in terms, lalo ngayon na nire-revisit ko yung offer ko, tapos magre-rebrand ako, na parang ang dami kong na-apply uli based dun sa mga trainings na nakuha ko and sa learnings and insights from my peers. So, yun siguro yung two things na talagang pinaka-binabalo ko. Of course, syempre, aside dun sa mga framework na, alam mo, yung spoon feeding na ginagawa mo, yung pag iniisip mo, grabe yun. Sorry naman. Okay. Hindi, not in a bad way, pero for someone na walang alam, sobrang ano, easy na para sa kanila na matutunan siguro yung pag-create ng landing page or pag-offer ng landing page design as a service. Kasi
lahat na ng kailangan nila nandun sa group eh. Kaya ako nga eh, di ba sabi sa'yo, ino-offer ko siya as part of my service lang. Mm-hmm. Pero sabi, tanungin mo ako kung nakagawa na ako ng landing page na talagang ano. Wala pa talaga nagtutuloy na ano eh. Pero ito parang gusto ko ng seryoso eh, na parang baka dapat landing page lang kaya i-offer ko. Huwag na pala yung iba, sir. Di ba yun nga, andali na lang talaga. No, parang pag ikaw na yung nagtuturo, parang andali na lang ng mga proseso. Ayun, kaya thank you doon sa mga guides pala. Oh, walang like yun talaga yung goal talaga ngayon ng ano ng CDPH is ilagay lahat yung content na andun sa group. Kasi at the end of the day, wisdom of the crowd talaga yung ano, yung parang goal niya. Kung dadami tayo na magtutulungan, the better. Kasi if we want to create something valuable, we'd have to give something valuable din. And share ko lang ng konti, kind of small feedback din sa nasabi mo na medyo mind blown sa iyo yung the people who pays attention, saan ba nang galing yun? So ganito din kasi yung logic ko. Most of the people, most of the freelancers and most of the people right now, sasabihin nila na okay lang ibigay ko yung thinking ko kasi nga nang libre, kasi nga tawag nito parang mabilis lang naman ano eh isipin, 'di ba? Pero say for example, doctors, lawyers, kahit anong profession like dentist, inaaral nila kung ano yung meron sila ngayon, yung thinking nila paano aayusin yung ipin mo, paano magkakaroon yung like paano magiging okay yung buhay mo, prescription ng medication. So in short, those are thinking, pero mas binavalue mo, mas umiinom ka ng gamot kasi binayaran mo. And same din yan sa goal ng CDPH. For me personally, I really want that all Filipinos would not just become like a VA. Yung goal ko talaga is to be paid for, you know, for their thinking. Yung especially yung mga creatives, kasi nga always lang tayong alam mo na yung binabarat. Like, 'di ba? Sobrang sakit. So yun sana yung goal ng ano ng CDPH. Kasi 'di ba, like I would say na successful ka na talaga na freelance, sa freelancing, 'di ba? And for sure, sabi mo pa nga continuous yung learning. Hindi yan mauubos. You should always learn, continue to learn. My question right now is, ano yung current problem mo? Are you building a team now? Ako siguro scaling. Kasi 'di ba, mabanggit ko kanina na sinubukan ko nung when I was still starting out, sinubukan ko na bumuo ng sarili kong team. Kasi feeling ko that time, ay, kaya ko na. Alam ko na kung paano tumakbo tong ano. Kaso napaso ako gawa nung may na-encounter talagang roadblocks yun nga, di ba? Yung parang in-outsource ko sa iba, hindi na trabaho na maayos. Ang ending, nawala yung client, ang feedback pa sa akin, kahit hindi naman ako yung nagtrabaho. So, yun siguro. More on sa scaling na part na. Kasi di ba sabi ko sa'yo, happy naman ako sa kung ano yung kinikita ko ngayon dito sa isang client ko. Pero, I want to earn more. Kasi, ano na eh, di ba, parang we have growing needs na rin. So, para ma-support ko yun, ma-reach ko yung ultimate goal ko, financial goal ko. So, kailangan ko mag-scale. So, yun, unti-unti, nire-rebrand ko na yung service ko. Ayun nga, ganun ang ano ko. Yun ang pinaka-challenge ko talaga scaling eh. Kasi hindi siya madali. Ang hirap pala mag-outsource na. Oo, ang hirap. Like, yung pinakamahirap dun is that finding the right people and at the same time stopping yourself from doing the work. Kasi kung sanay ka na ikaw yung gumawa, di ba? Parang ang pangit ng gawa mo, ako na lang yung gagawa. So, di ba? Parang yun yung mahirap. Pero yes, that's true. Part yan siya ng scaling. So, kinda hard to say, pero when you scale, you really have to learn how to let go and move on to bigger task. Kasi goal mo, decision making, di ba? Totoo ay sinabi mo, kasi di ba sabi ko sa'yo, feeling ko ano ko eh, more on sa micromanaging yung ginagawa ko. Gusto ko nga, maaari katabi ko yung gumagawa. So parang ang hirap. So feeling ko, sa part ko, yun yung mahirap, yung task delegation na hindi mako-compromise yung quality na pre-namis ko kay client. Kasi kung ako sa sarili ko, alam ko kung paano ako magtrabaho. Ngayon, kung iba nagagawa, hindi ko na sure. Parang
Diba? Yun yung mga medyo challenging part dun eh. Grabe. Pero sa tingin mo, good problem ba yan or bad problem? Para sa akin, good kasi eh. Oo, yes. Good siya. Ang ano na lang siguro dito, kalabang ko na lang dyan, sarili ko, di ba? I should learn to trust na lang din. Mm-mm. Kasi, paano, inisip ko na lang din, ako nga no, nag-i-start, wala rin naman akong alam, pero ba't pinagtiwalaan ako nung unang client na kumuha sa akin? So I think I should pay forward na lang din na, kasi naman yung, di ba, mga katrabaho ko, dapat I should keep the same level of trust na lang din, para siya man din, mag-grow siya, na eventually, magiging asset na siya ng team, and win-win na pareho sa amin. Alam mo ba, I'm not sure if this is the right time to share something with you, pero this is how I would hire someone, like, kung nag-scale. Not sure if okay lang to sa'yo na i-share ko, pero yeah, I'll share it. Yung ginagawa ko when I hire people is, number one, is may binibigay muna akong task sa kanila. And yung number one task ko palagi is, read this book. Pinapabasa ko sila ng libro. And then what I would ask them is, okay, bigyan mo ako ng summary ng book na yun. Now, bakit ko sila pinapabasa ng libro and then binabayaran ko sila for reading the book? Yung reason ko dyan is tinitingnan ko kung kumusta yung way of thinking nila. Kung makaka-contribute ba to sa growth ng business ko or hindi. Kasi di ba yung iba, malalaman mo talaga na, uy, ganito pala yung na-learn ko sa book. Pwede palang i-apply sa ganito, sa ganito, sa ganito. And meron kaming intern na ganun ngayon na pinabasa ko siya ng libro. And then, yung nangyari, binibigyan niya kami ng ideas on how to grow the community. So, isipin mo yun, that right there is a gold mine. Alam mo na yung person na yun would, you know, would help you grow further. So, yan yung first task ko. Pinapabasa ko ng libro, and then, the next is, pag qualified na, next is, ginagawa ko, okay, bibigyan kita ng konting task. Hanggang mabuild niya na, ah, okay, nakakapag-build pala siya ng workflow. Tapos, pag okay na, okay, sige, mag-full-time ka. And then, I'll give you some, ano, manager role. So, yung goal, I'm replaced, diba? So, yun lang. Oo nga, ang ganda ng sinabi mo. Kasi parang ano, no, unti-unti kailangan, ay parang ano lang yan, yung tinuro ko, di ba, yung level ng interaction, yung para yung pag-build ng trust. Mm-hmm. So parang gano'n lang din. Kailangan i-engage muna natin, no, kung gano'n sila ka-credible. Mm-hmm. They have to earn their trust bago natin sila bigyan ng bigger responsibilities na. So, yes. Yeah. Mm-hmm. Kasi di ba, yung importante sa atin, di ba sabi mo kanina na ano, na we would have to keep up with algorithms, updates in the industry and stuff like that. And kailangan naman talaga natin aminin na at some point in our life, magiging obsolete din tayo. Not in a way na obsolete tayo sa ano, sa pag-aaral, but more on habang lumalaki, nag-change din tayo, nag-move on tayo to other decision making or kung anong part ng business natin. Doon tayo sa mas malaki yung decision na. Hindi tayo pwede na pag operator ka, andyan ka lang sa operator palagi. So, yung ginagawa ko ngayon is more on read this book. Yung book na pinapabasa ko sa nila is more on para siyang guideline para ma-replace ako. So yung goal ko lang talaga dyan is, okay, once makita ko na binasa mo yung libro, may nakuha akong lessons from you, like one or two, yung mangyayari talaga is, okay, I trust you now. I would have to let go on that department. I would have to move on. So parang yun yung scaling ko. Oo nga, ang I'm ganda. Not sure yung valuable. Yes, yeah, super. Ang dami ko nakuha. Tatry ko i-apply. Sige. Ano yung magiging advice mo for people who are hesitant to pursue freelancing? And for the people who are new in freelancing, ano yung advice mo sa kanila? Unang-una, syempre, find your biggest why. Ba't ka ba papasok into freelancing, di ba? Kasi yun yung magiging driving force mo. Again, I'm just speaking based on my experience. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, wala akong plano mag-freelancing, kundi lang dahil dun sa biggest why ko, nung nag-start ako. And then from there, of course, samahan mo na ng sipag, ganyan, tiyaga, kailangan nag-aaral-aral ka na.
And yung fears, hindi mawawala yun hanggat di mo sinusubukan eh. Okay lang na magkamali ka, makahanap ka ng mga trabaho na feeling mo, nag-fail ka o ano. Kasi again, dyan ka matututo. Hindi naman laging smooth sailing ang journey to success. Minsan, yung mga ganyang bagay, yan pa yung lalong nagpapalakas sa atin. And yun, yung matututunan mo dyan, magagamit mo siya later on for your career advancement din. And of course, personal development. So, huwag kang matakot. Again, isipin mo lang ano ba yung reason, bakit mo siya gagawin. Maliban sa lakas ng loob, syempre kailangan mo rin ng guidance. Mag-pray. Ako talaga more on prayers lang ako. Ito yun, more on prayers. Tapos syempre, wag lang din prayers. Dapat kilos-kilos din. So yun na, nag-aaral ko. Apply. Ganun lang. Parang dumating ako sa point na parang everyday, minamaximize ko kung ilang application yung pwede kay online jobs. Parang that time, 10 yata in a day. So talaga everyday, 10 applications per day. Sige lang. Sino mauna, di nang tanggapin. Tapos pag feeling ko hindi fit, eh teka, may bumalik na pala dun sa ibang in-applyan ko. O di dun ka naman, jump ka na. Hanggang you find better opportunities na. Kasi natututo ka na eh. Nagagamay mo na yung industry. Alam mo na kung paano ka lakaran, paano ka mag-grow. So, nasa sayo na lang yan. Kilos-kilos, yun lang. Wow, grabe. And for the people who are busy in studying tools right now, what's your one advice to them? Is it really important for them to focus their time on learning how to use the tool? Again, yung sinabi ko kayo na, okay lang mag-aral, pero you also have to take action. As in, now na. Kung ano yung natutunan mo, apply mo na yan. Kasi dyan ka matututo eh. Diba, sabi ko nga sa'yo, baka naubos na yung panahon mo kakaaral, tapos later on, wala ka na makuhang ganyan job. Kasi nag-iba na pala yung market. Industry. Hindi obsolete na yung tools na yan. Edi apply mo na siya hanggat ano pa siya, in demand pa yan. Exactly. Strike while the iron is hot, guys. Huwag niyong sayangin yung oras. Hindi, kumbaga, yan ang isang bagay na palaging tumataas pero hindi bumababa. Yung oras natin, yung edad natin, tumataas yan. So, I get you guys that you want to study the in and out of tools, pero at the end of the day, the businesses wouldn't work with you because you know the tools. At the end of the day, yung goal nila is paano mo sila matutulungan. And that's the most important thing that you need to learn lang. Oo, sobra. Tsaka yun nga, minsan, hindi naman alam ni client kung talagang master mo na yung isang skills or ano. It's on the way you present yourself na lang din. Diba? Exactly. Kung paano hindi mo sarili mo. Eh kung magaling ka magsalita, yung tipong akala ni client, ang galing-galing mo, pero hindi mo pa naman talaga alam. O di, diba sayang, nakuha mo siya kahit, uy, ang daming ganyang kwento ha, na parang wala talaga silang alam, pero nakapulog. Tapos nung nakuha na yung trabaho, dun na lang mo problem. Pero again, may solution naman doon. It's either you find someone who can work with you on that special task or pwede kang mag-collab kayo, di ba? Magbigay ka na lang certain fee. Basta bahala kayo kung paano hatian nyo. Pero again, yun lang, ang unang goal mo lang, makakuha ka muna ng client. Tapos madali exactly. Na yan kung paano i-deliver. Tsaka ang maganda sa mga ganitong community, kapag meron tayong hindi alam at nag-post tayo, nanghingi tayo ng advice, asahan mo maraming tutulong, as in dagsa yung mga comments na valuable insights na makukuha mo na makakatulong din sa'yo. Kaya ayun, take action lang. Yung iba pa nga eh, nagtuturo din. Like, di ko alam mag-host ng domain. O sige, message mo lang ako, parang okay. Maraming ganyan sa community. Alam mo yun, napaka-unselfish. Wala silang diba? Pakita. Oras na nila yung nawawala, di ba? Wala din naman sila bayad. Pero willing to share, willing to help. So yun. Boom. Guys, again, take action. So, I guess that ends our Road to CEO interview with Jen. Thank you so much, Jen, for being here with us.